pangalan atau topic is fighting the battle in heavenly places. We have to fight the right battle and know the battleground for us in order for us to win. Let's read in Daniel, no? Daniel 10 verse 11 to 14. He said, "Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you. And I stand up where I have now been sent to you. And when he said to me, I stood up trembling." Then he continued, "Do not be afraid, Daniel. Since the first day you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your words were heard, and I come in response to them. But the prince of Persian kingdom resisted me 21 days when Michael, the one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns a time yet to come." This is a picture ni Daniel. Si Daniel, nag-ampo siya. No? Walay undang nga pag-ampo ni Daniel. Niabot og 20, nag-fasting po siya. Wala siya kaog mga lamirang nga pagkaon. For 21 days. E, nagtrabaho mo si Sari. No? Fasting siya, nag-ampo siya. Nangita siya sa kabuton sa Ginoo. 21 kaadlaw. And then, nakakita siya ang vision. Hadlo kayo ang vision. Nga naman, anghel ang nipakita niya. Ano ang anghel? Ingon nga, ayaw ka-hadlock. Kasi di ma-hadlock na pwede nakuha ni mo. No? First time kita, higante. Na Daniel, since the first day, sa unang adlaw pa ko, no, nga nangay kag kaalam, kaya nakabasa man siya sa propesya nga sila mahimo ng gawas nun. No, jubilee na nila. Nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Ang iyang pulong, first day pa lang daan sa iyang pag-ampo, ang iyang pag-ampo na dungog na dayon sa Ginoo. So pagkadungog sa Ginoo, unsa gihimo sa Ginoo? Gipadala si Gabriel is the angel nga magdala og mensahe sa Ginoo. And Gabriel also is the chief prince of Israel. Kaya si Israel, kada nasod, kung ma-organize ng usa ka nasod, naay anghel ana nga i-assign. Kung mag-organize kag simbahan, naay anghel ana nga i-assign. Depende unsa gidak-on sa nasod, barangay, naay mga anghel ana nga i-assign. Napoy demonyo ana nga mukundra. No, so ang ilang nasod nga Israel na priso asa man riso na dito sa na slave dito sa Babylon, and then ang chief prince sa ilang nasod kinanglan muhatag og mensahe sa mga tao, because the angels like Gabriel is a messenger, nihatag og mensahe dito ni Daniel, because Daniel is praying. Pag naog niya dito, naa di sa kalangitan, naa di ay babag, nga naman, the prince of Persia. Now, ang anghel nga si Gabriel, dako ni Granggo. Diba? Dako kay ni Granggo. Pero imagine that, ang prince of Persia, this is a spiritual entity, espirituhano ni siya, si Satanas, yan ay demonyo pang ubos niya. Dako kay Granggo nga di kalusot manggani si Gabriel. I do say nga, ka-realize ko nga gamahanan po kaayo ning a time ang prince of Persia, because they are the world power at the time. Kusgan ka ilang nasod. So pag adto ni Michael, bisag unsa ang exod with these angels, maybe di gyud siya na restrain sa niya, na trap pa noon siya dito. Pilak adlaw 21 days. Hangtod nga ningon diha nga si Michael, this is the warring angel. Now, the glorious warring angel. Michael is a warring angel. No, mo ni siya ang same angel nga mutaga karong taon-taon di Satanas, pinagi sa dugo ni Jesus Kristo sa pinggubat. No, na tan-aw nimo sa Revelation, mataga ang yawa gikan sa spiritual realm, in the heavenlies, nataga siya di sa yuta, di sa kalibutan, the physical realm. Kick out si Satanas sa spiritual realm, no? And then nakigubat si Daniel aron makalusot. Grabe kay nga gubat. Balik sa picture atong gubat ato dai. Grabe kay nga gubat nila aron si Michael makalusot, makaabot didto ni Daniel, no? Unya pagabot niya ni Daniel, yang gi-explain nga mao ni nahitabo. You know, that's why in our life, you know, there are battles going on spiritually. Now sometimes nagtuot nga instant. Of course, when you ask your prayer, ang Ginoon naminaw. The Lord answers your prayer, but there is still a battle to be fought in the heavenlies.
Let us bow down head and let's pray. Let's ask wisdom from God. The Lord Jesus, our Abba Father in heaven, Holy Spirit, we welcome you in this place. We recognize, you know, sa iyong pagka-Diyos, you know. Your holy presence, you know, in our midst as you speak to your people, to your children, you know, this very afternoon. Reveal to us the battlefield and allow us, Father, to understand the ways of the spiritual. We apply your blood from the crown of thorns and declare every spiritual eyes be opened right now. Every spiritual eyes, every spiritual ears, every heart be open, you know, sa imong pulong, sa imong tawag for warfare, you know, hindi mga kabatanon. The light of God is walay katapusan. Lord, rise up young generation of warriors na mapildi sa trabaho sa yawa in these last days. Lord Jesus, hear our hearts, you know, among you surrender kanimo. The light of God is walay katapusan. Lord, we rebuke every principalities right now. We cast out every demonic stronghold in the heavenly places, you know. Lord, we allow your angel Michael to attack every corners, you know, of fronts of battle, you know. And we say hallelujah. We declare victory in the name and by the blood of Jesus. Lord, we declare your goodness, you know. Lord, we crush every spirit, every machinery of the enemy, every weapon of the enemy, battery weapon of the enemy, you know, we destroy. Lord, we allow your holy angels to destroy and jam every demonic signals, satellites, you know. We put a time bomb, you know, we explode, you know. Lord, we confuse the camp of the enemy in our worship and our singing, you know. Lord, we declare victory. We declare your presence, you know, and your holy angels, you know. Even Father, maglusot kayo ng tanang answers ang pag-ampo, you know. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, mahimaya. Kinamag-ampo, kipasalamatan, sa ngalan Jesus. Amen, O amen. Now, another verse we're gonna read is in Ephesians 6. This is very clear, na? For our struggle is not against flesh and blood. Ang atong pakig-away, wala diya sa unod o dugo sa mga butang na mahikap, but against the rulers. No, kanang mga naghari. So, na, ang atong kontra, dili ng Ginoo atong kontra, ha? Against the rulers. Na ay mga dagko kayong mga anghel na nag-rule. No? For example, sa imong balay, kung na-strongle, na-isala diya, imong pamilya, dili madala diya sa Ginoo, kay na ay rulers, na ay principality. Sa nai principality of religion, nai principality of druga, nai principality sa kapobrehon, nai principality sa kabugo, nai principality sa witchcraft, daghang principalities, no? And that kaning rulers that against the authorities, no? Mga otoridad against the powers of darkness, no? Number one is rulers, against rulers. Authorities, principalities, na, no? Kanang sa usa ka lungsod, no? For example, nemo Duero, sa nang lugar, kanang lugar, daghag bayot dia, spirit sa pagkabayot, may dominant anak nga lugar. Sa Panglao, okay, sa Panglao na dia ang spirit of pag, mga luling hayaw, mga burikat dito magipundok, no? Dito na maligya silang dungog, unya, yutanon nga kalipay lang, no? That are the principalities. Tanawan yung mga barangay. Unsa ang klaseng principalities? These angels are very big angels. Dagko kaning mga anghela. Nagdepende sa gidak-on sa capacity o forces anak nga sa. For example, in United States of America, you see the Statue of Liberty, ingon ana kadako pud, no? Ang dako pa ni ana ang ilang anghel. The chief prince of
kaning United States. Now one time I was in Japan, I was kanong before ko pastor dili, I was praying and then all the time sira kong lakaw-lakaw. One time pakita ko sa Ginoo, no, yalo sa Ginoo makita ko sa principality of Japan, no? Sa may akong ikasulti, mura og kaijo, dako kayang tiil. No, kanang dako. Baga kayo, dili siya ingon niwang. No? Baga kayo, ang iyang tiil. Lapad kayo, naabot sa panganod. No, the principality of Tokyo also. Duha ka buong principality of Tokyo. Demonyo nga, haiking mga, now, no, mura, digid siya, kinadakan yun po nga, pareha sa Statue of Liberty, pero dako po kayo sila. No, these are the demonic, spiritual principalities of the land. When I was in kanang Okinawa, no, nato mi nagbiyahe mi, nagsakay mi ni Ayako og eroplano, natingala ko, no, I was praying na gyud, pinanakabuan ko na ampo. And then I was praying in the trip, naway undang gyud, way undang, no, before pa sa balay, nagpray na ko daan kay ko. Dugay na gyud kay ko gusto mo atong Okinawa. Kana Okinawa is a island na sa Japan nga diha pinakagrabe naggubat ang Amerika og ang mga Japanese. No, ni bisita mi dito, na in lugar dito nga ang mga tao pag-abot sa mga dinan sila sa mga kaning mga Amerika, mga Hapon, di na sila nga kana mga Amerikano, mga maldito na kayo. Pangripon ninyo mga atong mga bata, ang mga babae pang lagan og tangkiligira. Mo to mga pamilya-pamilya magigrupo na, mag-ihaw na sila na magdinunggabay na sila daan kay hadlok sila nga mapatyon sila mga Amerikano. Na ipangpang dito nga manglukso na sila pagkita lang na mga Amerikano, lukso na dahil sila sa pangpang. Dito gyud ko sa pangpang. You know, these are like impossible story pero tinuod ni siya, no? And then kabaw ko nga grabe kay ang stronghold sa kalugar. So I prayed good when I was going to the place of Okinawa, and then dugay na ko ampo, nagsakay ko eroplano, dugay na ko nga ampo, wa na, no, wa na ang akong tiil, makita na nako, wala na saningan, wala na sawg ang airplane. Kasawa, kabaw kong nailikuranan, makita na ako ang ubos sa kanadagat. And then I realized nga naabri akong spiritual eyes. And then, I told ako siya giingnan sa ayako, ayako, the stronghold of Okinawa, nga na nga ani, nga murag na ay lion, nga murag na ay fox, nga na ani. Ako siya gisultian, nga na na. Nakabaw na daan ang kasawa, nisultian ako niya, you have to pray for this principality, nga na nga ni. Pag abot yun na mo dito sa, nga kanang Okinawa, maugyod ang ilang God dito nga sikat kayo. Kung kada atop sa balahe, na ato nga God, kaya nga no, lahi ang iyang setting sa Okinawa, kay it is not part of Japan. It is a kingdom before, kingdom of Okinawa, nga naay kontak sa China. Naay kontak sa China. So ang gods of China nagmingle sa gods of Japan. And that's why, lahi og form ang ilang, kwanyod, lahi yung kayo. That's why, kabantay mo na yung mga lugar nga mo adto mo sa kalugar, lahi og settings. Kasagaran na to, ano na ko sa nagubat, you just go to the place, pag-abot mo dito, uy, lahi man na yung battleground. Ano man, different principalities. Kung Kristohanon ka, and you're sensitive in spiritual realm, magsud kag usa ka syudad, musud kag usa ka barangay, mausob ang settings. Kaya nga no, dipindi unsa nga klase nga principality, stronghold ang naanang lugar. Magbantay mo sa kalugar kung na-state yun yung adagko kayo sa ilang gods. Sometimes it correlates to the actual God. Pero dili, all the time ha, naana siya connection sa actual stronghold na ng lugar. Pachamba-chamba lang ba? Huwag ka kabalungan, minus pag-epekto because you don't know the battlefield. You don't know the kind of the enemy. You are just attacking yung mga lipuris dito, gagmay kayo na, sige pangamatay ni mo. Ang stronghold dito, nagtindog na. Stronghold. You attack the weak hold. Dili ang stronghold. And that's why, daghan kayo pag-ampo nato, gitubag sa Ginoo, pero walay epekto. And sometimes, sa atong kaugalingon, no, na yung mga strongholds, ng principalities, against the authorities, against the powers of darkness. Okay, powers of darkness, ang mga kadautan ng lugar, the practices, that is the witchcraft spirit in the area. No, kung matanaw ni mo, okay na na, mapubli yung mga tao dito. Pero ibang tanaw behind, there is powers of darkness. Kano problema ng mata? Ah, kayo na ni mga sugarol. Ah, kay mga, ang ilang mga swildo. For example, mga isla. At mga isla, di na kubre ng mga taga-isla. Unta, kaya nga, dagko nag-income. Pag-income mo nag-tag 4 to 8 mil, tag 15 mil, kanang mga mananaga, kada simana. Kaya nga nung problema kayo tanaw, wa gali mga balay, wa mga sininang tarong. No?
Because it is actually a stronghold of the land. Ang dino, ang dark na forces, powers of darkness na nag-dominate nila. Na dili sila iangat sa Ginoo, dili sila iangat, o dili sila ka-move forward sa ilang mga kinabuhi. No? Again, the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Na sa spiritual realm. Now, literally, when you talk about principalities, na sila yung mga pisto sa kalangitan. Okay? Kaya nga naman, kaninang kalibutan, gilabayan yung mga demonyo. Ang tag-iya, aning kalibutan, yung tag-iya ni, si Satanas na, kaya ang Ginoo, naghimo kalibutan, of course, siya yung tag-iya, pero ang himo siyang prisuhan ba sa mga demonyo nga nirebuild? Okay, one third sa mga demonyo nga nirebuild, ilabay mo sa planet Earth. Nga naman, nga ilabay mo dito? Kaya nindo itong planet Earth, nag-develop ang planet Earth, ilabay mo mag-una, ang problema ninyo, kaya di mo makahikap. Naa sila diha, nag-dominate, pero di sila kahikap, di sila kakaon. So, maibog na sila. Pating paita na, di ba? Ikaw ko, ipriso ka. Okay lang ipriso ka diha, piniriso ka, siradaan ka diha, nagkuhan ka diha sa imong silda. Pero mas pait, kung prisuhon ka, nabutan ng glass, o makita ni mga kami diri, nagkaon-kaon mi diri, nagparty-party mi diri, piting suyaan ni mga anak ng mga demonyo. Munang ilang buhaton, ilang influence on ang taga-physical, nga mo action sa ilang gusto. Gusto ko mo kaon sa ilang buhaton, gusto ko mo inom, anong, so akong influence on na siya, umuinom siya, nga maka-appeal siya, aron i-allow, nga masulod sa tao. Pag sulod sa tao din, makabati na sila, makainom na sila, makaguba sila sa itong kinabuhi, may imperno pa ta, makatilaw pag yun sila unsa ilang gustong pangtilawan. No? Dubli ilang target. And that's why, mauni mga butanga ang forces, no? Spiritual forces nga nag-dominate sa kalibutan karon. And ang atong trabaho ng mga Kristohanon is to know that there is a battle first. I-recognize nga na ay gubat yun, no? Naagyo'y pakig-away, no? Na ay principality. So tanawa na, Lord, sa principality sa Panglao. Lord, nagamig mga pwede ba na punta sa principality sa Dawis. Dili sa Tagbilaran City, unsa sa principality dere. You know, pagtanaw ni mo, uy, mahadok ang mataw, dati sa dragon spirit. Nang nai-attack, kailangan duglabo na, padadaan ang mga anghel, Diyos lang, ana. You have the command, no? Kumaabri mong spiritual eyes, no? Dahil kayo nga, dili, ay makakayo ka kuan, hindi ko silbes kayo, kay, makuan pa lang. That's the spirit of dragon, no? Whether sa imong finances, naka spirit of dragon sa imong finances, or mammon, sakyan po na siya sa mammon, spirit of rulers, no? Anak nga lugar. And then, kung muna, mailhanin mo kay, kaning lugar na daghag buang. Kaning lugar na daghag mga, diba? Mga yunani, yunana, no? For example, there's a very peaceful place that I want to go yun, no? Marag malinawon kay na nga lugar, gamay kayong krimen, kitawag o, no, Batanes, kaya ba? Batanes? Nakailan mo Batanes? Saan ang Batanes? Kaya lang, agianag mga bagyo. Ang mga balaya na nila, mga bato. Bato-bato ng mga balaya. Sinikay na, kung matagak imong sudlay, mo ibalita sa radyo, na ay sudlay, nga natagak, sa radio station. They're very honest. Matagak imong wallet, walay mga watin mo. In fact, na diya gitawag nila og honesty store. Naitindahan diha, kung mupalit ka, mubayad ra ka, kunya balikon na ni mo sukli, o pwede yun nga mukuha na pungkas imo sukli. Napoy, uban yun. Tindahan, naitindahan diya sa wa may nagbantay. Tigulang ra ang mag-check kada hapon. Kung nabay note ito, o iti, ikuha na akong sukli, balikon na ako, ana akong sukli, ngayon na akong ikuha. So, mangungumpra ka dito, kaon ka, humani mo kaon, bayad ka, way nagbantay. Itawag na nilag honesty store. What a beautiful world, no? Pero why mga Kristohanon kayo nga? Ganong yun na sila? Nganong lami man sila og value? Nga wa man ta sila yung mga Kristohanon ng mga lugar, ha? Number one, maingon ka, psychologically, nga nagtinabangay sila kay lisod ang lugar. Pero when you know the evils of darkness, ngit-ngit kayo ng lugar. Nga naman, of course, why mga awat? Kaya kung mga awat ka ng lugar, ha, puros mamamarang ang mga tao. They know witchcraft. They're very common nila. So, ikaw, sige. Nakapunit ka diha, di yun na ni mo taguan. Kay matunglo man ka, kay tunguhon man ka. Di yun ka, and that's why, karatiguan at ikulikta diha, dako ng mamamarang, na na mga magic-magic sa ilang balay. And that's why, kung ikaw pa rin, Lord, thank you kay Lord, di ang anana ka, nag-daig na ka sa Ginoo. Without knowing the stronghold of the land. Mo nakita, daghan ka ayot ang mga, kwa, no?
daghan kay tag mga misconception o mga you go secure dili mga buutan nga secure. De uso na sikat na ba nang sa secure binds karon? Para. No, uso na sila, sikat na sila. Because it is actually there's a witchcraft, no, there's mga stronghold. That's why dili but masabot nga nindot tan-aon walay stronghold. For example sa Japan. Mato ka sa Japan, daghan kayo sila nga buutan ng mga tao, blah blah blah. Yes, mingon ko. Pero kung maura na imong gitan-aw, wa ka kabaw sa stronghold. Ngano di sila manghilabot, di sila mangawat. Ano mangawat man sila? Ngana ano ay provide nila ikadto ka pulo na ilan eh. Ngano man? Naa sila nga capacity plus it is actually pride. Garbo, no? When I was in Japan, dito ko sa Japan, kita ko kwarta dito. Kan kayo? Ang gidala sa pulis, ingon tong kao. Ingon tong, abin ako, nganong way, kapag ka nganong way mo punit ko makita kwarta sa Japan? Dili kay dili makawatan ang mga tao. May kwarta dito sa kabag, sa kasada, way mo punit na. Dili, tungod kay ang mga tao dili kawatan, ang rason, kay kung imo punit ko na, natural, kung imo na hilabtan, na po CCTV, matrace ka, kung imo na kawaton, ikadwa is, kung imo na hilabtan, kinanglan na imo isurrender sa pulis. Ngayon, isurrender niyo sa pulis, kuhaan kang ngalan, address, complicated kayo, daghang kayo papilis si umpirmahan. So, nagdali sila sa mga trabaho, nga di na nilalabtan ng kwarta. Labyan-labyan na yung mga kwarta na tumatagang kung nayang gali, ha? Kung sabon, labyan-labyan na sa mga tao. Kay, you need to be responsible anang kwarta, ha? You should not be blind kung unsa nang naadya. You have to really know deep within, unsay underline. And that's why you have wisdom. You can have wisdom. That's why, maunig ipangayo ni Daniel. Daniel asked for understanding. Nana siya idea. Pero siya, nag-ampo din siya. Nag-pray siya, nga ginumuhatag niya o understanding. Gitubag na yun sa Ginoo ang problema kay di siya kasabot. Nga di siya kasabot. Kay walay niabot nga mo-explain niya. Ang anghel, ano, when you read the Bible sometimes in a simple way, makaingano, ay, nakasabot ko na ay rema. Of course, because na yung anghel nga nagdala sa mensahe para niyo, nagka-rema ka. Pero na yung mga part, anak, nga di niyo masabtan. Hangtod nga, fasting ka, mag-pray ka, and then ibubo sa Ginoo, and then ay, dalay ko ng Ginoo kay nai. Anghel nga nagdala ng mensahe di nimo, naghatag nimo understanding ang Espiritu sa Ginoo through the Holy Spirit. No? Nagpahatag nimo kahibalo. Now, si Daniel, nagsugod siya fasting, gitubag siya sa Ginoo. Wa to siya nag-fasting 21 days. Kasi wa to nag-fasting, yes. 21 days yung fasting, pero wa siya nag-fasting at 21 days. So, sabi mo, Pastor, wa siya nag-plano. Eh, Lord, 21 days ha, reveal ko. Di ba yung una nata? Kita mo yung magbuot sa Ginoo, Lord, maghatag ko ng 3 days fasting. Kaya aron, makabalo ko kung mo iskwila ba kong di. No? Magminyo ba migdi, Lord? That is really wrong. And then that's why, tanang revelation ni mo, kondisyonan ni mong Ginoo, iya ginasayawa. No? Dali ra kayo, dali ra kayo na. Kanang kondisyonan ni mong Ginoo, ang imong revelation, gikan sa iyo, congratulations mo na kay revelation, kay na kay gipangayo with your own will. It doesn't work like that. Imagine ni mo, gi-require ni mo ang Ginoo nga muhaom sa imong kinabuhi. And that's why wrong decision imong decision, klaro na kayo nga, why wisdom, no? Nagtuokag maayo, para ni mo, pisin sa imong ikasabot, maayo, o skinsa na diya, imong kaugalingon, mga tao sa malibot, abin na, except sa Ginoo. Mayroon ang Ginoo nga, wa na naman imong decision. Niya, later on, mahimong kaulawan, makomplicated imong kinabuhi, no? Grasya na lang maghinulsol ka, makasabot ka nga, imo ra itong kaugalingon, diilad na kasi imong kaugalingon kasing-kasing. No? Kaya ang imong requirement, Lord, no? Karang, nag-ampo na yung kuan eh. Mo nga gitubag ko sa Ginoo. Oh, sure ka. Sure ka nga mauna itong tubaga, dili ito ang yawa mo, inibisita ni mo sa imong pag-ampo. What are the ingredients? Di man, God, kaya niingon ko, Lord, kana mag-fasting yung ko, kuan Lord, kanang 1 week, Lord, magkuan lang yung ko, Lord, inikabot ano, you know, inahuman na niyo, paghuman na niyo, and then you have already the revelation ikan sa Ginoo. It doesn't work like that. In terms of access, kung ikaw na igipangayo sa Ginoo, wala kay labot kung hatagan kang dili, ang imong trabaho is magpaabot lang. So si Daniel nag-fasting siya. Karon nagsugod, wala siya kasabot, so nagsugod, wala siya kasabot, abog na pukadlaw, hangtod nga, 20 kadlaw. Kung kita pa to, pag-abot og 7 days, Lord, 14 days na.
murag maunay mo ipod kasabot imong pulong. Dalay gyud ang Ginoo, na worship na rin ka. Wali na rin ka. Tanawa rin yun. Naingon ang Ginoo, i-prophesy na dahil ka. Maunay revelation. In my 14-day fasting, maunay revelation. Ako yung gibalik-balik, maugin ni meaning. This is money kulang sa mga bataan noon karon. We make God an instant, no? Instant gods, ako naging ganun, instant noodle, instant coffee, katimplahon na yung kalit, wala na ang coffee, i-brew na siya. Pero instant coffee, drive-thru Christianity, nung drive-thru na galit ko simbahan, okay na parang simbahan na ha. Drive-thru lang po. Drive-thru discipleship, makakapi lang ko kong leadership group, mga na po, comply na ko. It doesn't work like that. Mawala ginaingon ako, magbutang na lang tayo drive-thru church direct. Maagi mo diha gali, mabalaan na mo. Pura jalebi. So okay na, basta makaagi ka diha, libot mo diha, mabutang na to diha, huwag ka ng drive-thru. Sikat nga nila, online church, drive-thru church. Naglabay ni mo diha, hinahinay lang, kaya makadungo ka wali. Pas-pas kayo. At least, naanak kay pulong sa Ginoo. No? Pero uso ni sa mga taga-tagbilaran, drive-thru, kwan, drive-thru, say ito ka rin? Drive-thru devotional. Tanaw ra likod sa motor, sa tricycle. Pass by revelation, Lord, grabe you guys, Lord. Kita akong rainbow, kita akong bersikulo, humana. Balaan ako, Lord. No? It doesn't work like that. Hangtod na siya, yun ang muridin. And sa hindi ka mabutang sa kaulawan, eh, karong ka taon-taon, isa kung sa revelation, imong isulti, yung matter you convince people, ma-realize ni mo, maulawan yun ka, hindi na ma-oh. That's why careful. We end up dying to ourselves. Na ikaw, mamatay kasi magkakulit ang plano, dilip na ay tabo. Mauna siya ang, I give you a key. No? Dying to yourself. So, kung saan ay mong gidesire diha, di na i-grant sa Ginoo. I don't know. Get the wisdom. Whatever you desire, God will give you. But actually, He will close the door for you. In order for only Him nga maorigi makafulfill anak by His grace and by His power. Here is Judges chapter 5. Kings came, they fought, the kings of Canaan fought at Tanakh by the waters of Megiddo. The waters, no? Mag-isigot ka diya sa kaning tanaw na mo sa Genesis, the rivers, no? The rivers gagisgutan diha, di na siya just literal rivers. Muna, taghangay nangita, asa na tagadir. Because those rivers are actually the kind of law of nature. No, the kinds of rivers, Kupisyon, sa nagingon diha, nga Havila. That is the kind of the law of the land. No, or spiritual and physical nga nag-abot pa nga algorithm. Or kita nga physics, no? Pero this time, you talk about spiritual things, the word of me that took no plunder of silver. From the heavens, the stars fought. Nagana? Sila nagubat sa yuta, pero sa langit, stars, no, these are stars are referring also to the angels. From the heavens, the star fought. Makigaway ba ng mga bitoon? Kung imutan ako literal, di ba? Nakita na ba mga bitoon ang liaway? Dili yun. It is actually the angels. No? Nanggisigang ang mga anghel. The spar fought. From their course, they fought against si Syria. Sa ilang gidagana, nakikaway sila ni si Syria, which is si Syria, supposed to be a king sa kalibutan, but it's actually also a demonic, no? Actually, it is a principality si Syria. Now, in reality, yun ang dagan sa mga planeta. Kaya maon distance yung kinabuhi. Kung mausog na ang dagan, buot pasabot anak na ay mahitabo. So ang mga bituon po tinuod, inisibog sila. Kita ka, pila ka bok, naigubat sa yuta? Kasabot ha? Naigubat sa yuta? Amen ba? Come on, naigubat sa mga spiritual angels. And then ang planeta po mismo, nisibog sila. For example, ang buwan ni Atras, ang adlaw ni Hunong, talaan niyo sa Biblia, kaya naigubat, di ba? Ni Hunong adlaw, kaya aron instead, kung padayon to, mapildi, adili, daapay mabilin sa kontra nilang Joshua, pero kaya ni Hunong, the access of the stars, ni Hunong, ang butpasabot ato, nga wa ni pabor nila ang destiny, ang mga anghel po,
nagtrabaho, dili sa physical pud ikaw nag-andam. Kung imong trabaho, dili na sa physical, ha? Ayun na mo, puro sa tawhanon. So, nagigubat ka, kung mag-espada, kung mga na, diha rin tagataman, wala pa tayo chance, muna huwag kang dili, dipindi ra, tsamba-tsamba pa na ang kinabuhi. Pero kung kabalo ka on sa dagat, ay, kani nga time, kinahanglan kong song, kaya nga no, of course, magamit yung kaugadlaw dito. Ano man, ano, kung gabi ba ka o buntag ba ka musong, di ba? Mga pulis, gamit yun sila dito o adlaw sa pagsawang. Ano man, kadlaw na sila mong operation. Kaya rin igdagan sa ilang kaaway, kung makaikyas, dako pang dunonong tibok adlaw. Kaya kung magsugod sila o alas 3 sa hapon, mungit kita na, nakaikyas na sila sang. Di ba? Kabantay mo, anak? So magbantay mo. Kaya kadlaw, hindi na mo atake ng red. Ng mga dagkong red. No? So, they use the stars. They use this. Same po na sa imong kinabuhi. No? And of course, if it's good, advantageous good. If you go to the third dimension, which is you see the spiritual situation, the climate of the battlefield in the spiritual realm. No? Makita ni mo, ay, na yung mga anghel. Na yung mga anghel, ay, daghan na yung mga anghel. Kinanglan pa ni fasting. No? Kinanglan pag dugang atake. No? Dalaygon ang mahimiyaon ni Dios. See, Moses, this is a very good picture. I actually added a lot of verses in this one. Okay? In Exodus, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. Hands, no? So, magdala siya. As hands, di ay dili hand. Kaya kung hand, anak, kung staff of God in my hands, ito, so, duha ka kamot. So, nag-ana, nag-barbil si Moses, no? Of course, si Moses is a conqueror. Sa Egypt, ang conqueror dito magdag-espada. Unya, uso kayo na dito sa Egypt, katong dito kita mo ng staff sa Egypt, sa Pharaoh, nga na'y otoridad. I-ana, ganito patay ka. Nga na'y gubat, anak. Kabalo si Moses, anak. Mo nga pag-hire sa Ginoo niya, Moses, ako tikang ipa, ako i-rescue na akong mga tao, ikaw akong gamiton. Siya, Lord, wala na ko'y staff of, sa diba? Pero, wala ko'y espada ng upildi nila. Ikaw rin ka na, dahil nasa imong kamot, igo na lang. Kamantay ka? So, kaiman yan imong, katunga, pinaka-powerful itong weapon ni Moses, itong sungkot, asa karon na itong pangitaon, sa kaya nagtago ato. No? So, sa may gibuhat ni Moses, no? So, Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. No? So, kuha ni Joshua ang pinaka mga special force niya. Kay pinili mga warrior. No? Kung tanaw ni mo na sa Book of Numbers, na ilan ni mo mga taga-Juda, mga na sila mo na yung mga magtulungo, na yung mga gulit sa pinil sa mahigante. Kay mahigante mo nilang mga kontra. No, sa ito may specialty. Kaya kanang mahiganti, lisod na gubato normal. Pero na yung mga tao nga specialized kaklase ng higanti. Ah, yun nga, sa'yo na na, victor na TL. Pagka mabigti class TL, hindi katumba na, dagan na itong usamoy mo putol, ano ba? Yan na yung, oh, kaning klase ng higanti, ang ilang araw na, kanang tinanuron ng agtang, pagkaigo na, malipong na siya, liputo na dito, itukbo, matumba, itusok ka na. No? So na sila yung mga special force. Alam mo, sir? So Joseph fought the Amalekites and as Moses had ordered. And Moses and Aaron and Hur, na? Tulo sila kabok. No? Si Moses, si Ingson, o si Hur. When the top of the hill, dito yung sila, nagpaibabawin sila. As long as Moses held up his hand, sa diyang nag-isa siyang kamot, duha hands, duha na kamot, nagunit na siya sa sungkod, no? The Israelites were winning. So, ah, grabe kayo, paggubat, pag-clash nila, isa si Moses, atras, ang kundra, naghang kayo nang matay. But whenever he lowered his hand, no, murag bulyum. No, his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew up, on one side, tired, they took a stone and put it under him. And he sat down. So, kapoy na kayo. Sige, soya na to. Tindog, itibitin na. Why mo babaha? Kaya mapilita sa kumot. So, isa kamot, dua kamot. Sige. So, isa kamot. Okay, so good na. Ayaw, babaan din ang out. Ay, mga out, mahalang katul kayo. Kaya mapil din ang patay. Timanin ninyo. Aron makabalog yun mo unsan yung gibuhat niya ko, ha? Nga naipatay, ani. No, na naipatay, Mark. Ni, ana, pag yung ka, Mark. Wala, okay. O, unsan niya. Okay, o. Ana, dupa, ana, dupa.
Kataas man itong suko ni Moses. Oh. Ayaw ibabaha? Okay, padayon to. Magbasa ko. Okay, go. Then the Lord, oops, ayaw lagi ibaba na. Nakanagpatay. Ay, saka. Ay, nakagpatay ni Lord. Basta makuha, no? Number one is, gihatagan, no? Kapoy naman, no? So, aron makasurvive, gihatagan siya og lingkuranan. Bato, sa lingkod. Ay, ibabang ka mo tayo na kanang batay. Okay? Oh, babang ka mo. So, hey, salamat. Ikaw si Moses, salamat. Oh, naghanang patay ka, Edsel nga, kuwano. Tropa, ayaw sila. Ay, kuwano, no? No, so that his hand remains steady. Di ba, hantod sa hapon, hantod sa gabi. No? Aaron and her held his hand. Oh, nanapin patay. Naghanang patay yan eh. Third, they took a stone and put it under him. And he sat on it. Aaron and her. Squid game. Mabito na kita sa dina. So that's it. Remain. No? Aaron and her held up. His hand. You know, his hands. Up. One on one side. One on the other. So, his hands remain steady till sunset. Di ba kahantod sa gabi? Buntag pa sugod, hantod sa gabi. So, sa mga orasa ron. Then the Lord said to Moses, write this on scroll on something to be remembered and make sure that Joshua hears it because I will completely blot out my name of the Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord. No? The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Amen. No? Wala niya. No, thank you. Imagine na, buntag hantun sa hapon. Nagdapag yun ang sungkot. Wapag alin may gidang sungkot. No? Makita ni mo diha. The Lord will be at war against the Amalekites. Kaya naging away ang ginuupod nila atong atay. No? Sa ato pa, naggubat sila dito. Ang ginuupod, nakigubat po sa spiritual realm. No, kaning laykabot is murag antina ni siya. Katong sungkot ni Aaron, mautoy antina booster. No, signal. Okay, atake mo dia. Pag ibaba nila ang antena, di way signal. Hindi. Amen. No, way signal. No? Ang pag-ampo, may mong signal dito sa pakig-away, no, ng espirituhanon. Dalay ko ng mimiyaon ng Diyos. Joshua 5. Another battle. Mato sila sa Jericho. Ang Jericho is ligon kay nga syudad. Naingon tong dusi kaspay, duha ra sila ingon nga kaya nato, napo kaspay, ng mga bright to sila, ingon nga di nato kaya. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, are you for us or to our enemies? Nay nagtindog dito, naglamit, espada naan. Sa gitubag, sa anghel. Neither. Wa ko'y dapigan. So, wa patakabaw kinsa mo daog. Muna usahay, no? Nagtuong ka ang mga anghel, ulaban ni mo. Wa usahay na yung mga anghel, nga wa'y dapigan. Dipindi pa na sa Ginoo, asa sila ipadapig, o dipindi sa iyong pag-ampo. But as commander of the Lord's army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asking. Nagpaubos na yun si Joshua. So, naaani ko din kay na ko'y tuyo. Di ko ni mo masugo. What message does my Lord have for his servant? The commander of the Lord's army, take off your sandals. Kanang imong garbo, ayon na dada, pag tiniil. For the place you are standing is holy. And Joshua did so. So, paubos Joshua. This is how Joshua won the battle. I-recognize niya nga naay mga anghel. Nakakita siya ani nagpaubos niya sa iyong kogalingon. Mo agad sa kabubuton sa Dino. Kasagana na ito, kung may gubat na mura itong si Kinsa, Lord, I warfare! Like that lang. But ang itong kasing-kasing is wala nagbalaan.
Everybody say Balaan. Holy, no? This place is holy. Take off your sandals, no? Pare ni Moses, because this is a holy place. Kung sa'yo na-elevate ka yung sandal, o sa yung brands yung sapatos, na-declare ka nga, ikaw rin tag-iyas imong kaugalingon, pero ang ginunag-ingon, you are my slave. Kabaw ka ang mga slave, wala na sila sapatos. Kung nakay sapatos, nakay kagawasan. Pero, gideklara ni Moses, ginoo imong slave. Si Joshua po din siya, though I'm a kakugranggo ko sa Israel, pero imong kong alagad, ginoo. Ikaw, mo alagad ba ka? Slave ba ka sa Ginoo? Kinanang contrite heart na mapaubsanon ng kasing-kasing to prepare for that battle. First Thessalonians, is that it? For we want another instances ni San Pablo, no? For we wanted to come to you, certainly, I, Paul, did again and again, but Satan blocked our way. Bisan unsa ni Paul, wa gyud si Paul nga naman, si Satanas mismo nag-block daghang mga gusto nimong buhaton para sa Ginoo, dili mahitabo. Unsay nakahitabo? Unsay rason? Satan blocked. Pero sultianti ka, dili ra kay si Satanas ray mo block nimo. Okay? Dili mo nabantay na. Giblockan ko sa yawa. Gipugang kinsa man gyud nagpugong nimo? Giblockan bisag Ginoo, kinsa man nagpugong nimo? No, ato basahon sa sunod. Paul's mission naman in Macedonia. Paul and his companion traveled through the regions of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Ang nagpugong nila, dili si Satanas. Holy Spirit. Ikaw, kinsa may nagpugong nimo sa imong kadaugan? Ang yawa o ang Ginoo? O ang Holy Spirit? Very specific. Buat pasabot, nakabalo ni sila. Kita sila sa battleground. Anong klaro magkaayo? Dito sa una, giblock ni Satan. Kanina po, giblock sa balang espiritu. Ikaw ka, sa plan ni mo sa imong kinabuhi, kisa nagblock ni mo, gibungan ka sa balang espiritu kay makadaot na ni mo, bisin success pa na siya. Giblock ka, pero gahit mang kagulo, nipadayon man ka, shipwreck imong kinabuhi. Ha? Magbantay ka. Kay kung giblock ka sa yawa, pwede na imo pildihon aron makalusot ka. Pero ang balang espiritu mo block ni mo, kanya gahit gihapong kagulo, tungod sa imong ka-rebuilde, tungod sa imong pagka-consited, tungod sa imong pagkauwagan, ipadayon yun ka, then, magbayad ka ang mahal. You will suffer the consequence. No, grasya na lang kung makahinulsog ka, kung dili, panimahod yun ka ano sa imong kinabuhi. Blocked by the Holy Spirit. Grabe kayo. Kept by the Holy Spirit from preaching, no? Kadang may siya, no? Diha mo nagpuyo, may Asia. They tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus. Kanin, grabe na po. Grabe na po. Dili siya. Ang una si Satanas. Ang balang espiritu, mas grabe ni karon. The Spirit of Jesus would not allow them to. Magana. Ikaw unsay nakapugong ni moron. No? Pwede yung kayo ang Ginoo may nagpugong. No? Kinanglan mahibalo yung ka unsay kabuot unsay Ginoo. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man in Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave to Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to him. Kaya naapay mas plano ang Ginoo. Ikaw, Lord, mag-missionary ko sa China, mag-missionary ko, Lord, amo gid itawag na ko, Lord. Pero blakan sa yawa. Pag-atunay mo dito, Lord, gusto kaya, blakan sa balang espiritu. Lord, gusto kaya ko magdato, blakan na Ginoo Kristo. Kaya na ay tawag ang Ginoo ni mo na, ay nagtawag ni mo, diin ka, epektibo. Kaya ka, epektibo. Kinanglan ka, mao ka mo, surrender sa Ginoo. Ang inang tapad, kinsay nag-block ni mo sa imong destiny. Kung na-blockade sa imong destiny, naagiandam ang Ginoo. You know? Dalay gun ang may mayaong o Diyos. Kada ka destiny, temporary destiny na naimura ng gusto. Ha? Na ay gusto ang Ginoo. Na siya mas dako nga trabaho nga ipatrabaho niyo. Now, we have to know that there is a battle.
ug masayod buntang kanang atong kontra wa nay dagana nato. Mo ni ka diferensya. Dagang ka demonyo na hadlok lod ko ni ka demonyo diha sa unang ni nato. Di na mo kinaiya. Kung tinuod kang alagad sa Ginoo, di ka magkinabuhi sa hadlok nganuman. No, we have the advantage of the holy angels. Ang maanghel sa yawa, one third ra sa anghel sa Ginoo. Amen. Si Ginoo su Kristo pagyud namatay sa krus para nato aron hatay nato kagdagogan mo. That's why kung labi ka demon possessed, di kayo excited. Tay mag-demon possessed diha, di kayo like, ano, abi grabe kay demon possessed. I'm not very excited nganuman. Demon possessed na. Number one, kung naigid mo demon possessed niya, buntay pertinig yung buguan ng demonyo ha. Na nagpahibaw pag yun siya na naas siya. Kaysa yun na kaya patabangan nag-rebuke. Kung dakurang ko, pastingan, kick out, yun na, sure. It is not an issue. Para sa uban, grabe, basta demon possessed, maunag yun na, grabe, grabe. Ingon gali ang Ginoo, nga ayaw mo, kalipay kung magpahawa mo mga demonyo. Kalipay mo nga na kahit mamos ka buot sa Ginoo, naswat inyong ngalan, nga buot mga tinuod mong mga sunod sa Ginoo. Parang obedience, no? Ibig say obedience. Yes. No? When the servant of the man of God got up and went out early in the morning, an army with horses and chariots were surrounding the city. He said, oh no, my Lord! What shall we do? Pag mata niya, no? Bago pa siyang nahimuta, na, huwag mo siya, naungot ang iyang kamot sa iyang ilong-ilong. No? Oh no, my Lord! Daghan kayo! Limutan sila. Ayon si Elisha, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Sila rang duha ha. Nagtindog sila dito. No, ilimutan na tao. No, nalil na to. Mga matay na tao. Mga matay na tao. Na ako, simpon ng tao. Nakunaan, di chukul. Nakunaan, nilikunan ako. Ayon siya, ayaw kadlok. Kahit kinsay kaoba na to. Mas daghan pa kaysa nila. Yun siya, unsa na buang na niya to. Kita rang duha na nga ni Hidiri ay kong ilara. Yun siya, prank ni. No, 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 nirasang mga kamila na po na ni. Kilintan ako YouTube. Lord, open his eyes, no? So that he may see. Then the Lord opened the eyes and he looked and saw that the hills full of horses and chariots of fire. Merkava. All surrounding Elisha. Pagtanaw niyan, abdi ang mata. Ang tibuk-bukid, ang ilang mga, ang ilang usara ka kumkum. That's why we are victorious. Sa diyang na natada yung ginagong sisto, dili na, no, dili na pantay ang laban. But there is a fight. Ang ato, ang nakababag na lang ang atong garbo sa kasing-kasing. We cannot see the hand of God. We cannot see the battle going on. Ano man? So man, number one is lack of faith. Lack of holiness. And lack of humility. No? Lack of faith. Lack of faith. Di ka mo to, man. Di ka mag-ampo. Di ka matag oras. Di ka mo paabot. Huwag kay pasensya. Lack of holiness. Daghang kay kahugawan. Imong giritin sa imong nauna. Three is lack of faith. Lack of holiness. And then, lack of humility. Garbuso ka ay ka. Tuon mo nga, ikaw mo itag-iya sa gubat. Which ang Ginoo mo itag-iya sa gubat sa mga sundalo. Ang imong kadaugan na alam din. Natingala nag-desire mo mga batanon to really know and fight the battle sa inyong kinabuhi. Sa mga choices sa inyong kinabuhi. All you have to do is that secret in Isaiah 40:31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Kung kamao ka mo paabot sa Ginoo. Ayaw pagdali. Don't make any decision when you're angry, when you're hungry, when you're in love. Don't make any decision. Kaya nga no, ang imong unod, no, may conflict din sa pamilya, diha ka mo decision, ayaw. Withdraw sa Ginoo. Hantun nga, na-heal na ka. Naklaro na nimo ang imong kaugalingon. Tinaw kaayo. Huwag ang pulong sa Ginoo and then make decision. Nga gilig-on ka sa Ginoo. Dili out of the factors nga naa diha. And all the time, ang imong kasing-kasing imong tuuhan. No? Heart is deceitful. Are you humble enough to serve God? To wait on God? No?
to destroy every defenses imong kinabuhi. Aron ang iyang kabuhatan meto. Let's all stand up. Dalay gud ka, O Dios, sa walay katapusan. We humble down before you, Lord. Gamito ni mong kabatan-onan, O Dios, for the end time war, you know. Lord, we apply your blood for the crown of thorns. For everyone to see the visions of the heavenlies. Just as Elisha, Father, ask you to open the eyes of his servant. Lord, your humble servant is requesting, you know, in your name, by the power of the Holy Spirit, to open the spiritual eyes of these young people, O Father, to see the realms of battle, you know, that as they wait on you in prayer, fasting, and reading your word, you will reveal to them your perfect plan, your destiny, you know, whoever blocks them in their destiny or destination. Lord, salamat kasi kukulong karoon ng kapwa. Igo, Ginoo. When I declare the axis of the stars, mauyon, Ginoo, sa imong kapukod para sa imong mga kanakan na gamitan ni Minis last days. Murise up sila sa calling, Ginoo, of leadership, the calling, Ginoo, of evangelists, apostles, prophets, teachers, miracle workers, sa imong vineyard, you know. Gamito ni mong people as they walk with faith, O Father. With great faith. Sharp as a double-edged sword. With life of holiness and sacrifice and a life of humility. Dalaygon ka, Diyos, walay ka tapos. Mahimaya ka, Diyos. We offer our bodies a living sacrifice. May it be acceptable to your sight. May mong humot na aroma, Ginoo. Gamita minis natis. Bisan pa sa mga katawan sa among palibot. Lord, I declare, Ginoo, dagang visions, Ginoo, signs and wonders may tabo. Kung ang kamatarong gayon ni mo, Ginoo, may makita. Dalay din ka sa walang katapusan. Hiniyam mo, Diyampo, sa ngalan ni Jesus. Amen.